Yung mga taga Department of Energy, abay gumising naman ho tayo. Baka pwede i-price freeze muna yung petrolyo. Ha? Ngayon man lang, di ba, na tinamaan tayo ng bagyo at marami sa ating mga kababayan ang talagang gumagapang, ha? Gumagapang ho ngayon, iba hindi ho makaahon dahil salubog pa sa baha. Yung kani-kanilang mga bahay, ah. Yung mga magigiting ho nating mga senador, yung mga magigiting ho nating mga congressman, pwede ho ninyong kalampagin ng DOE. Abay, pigilan muna ang anumang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Hoy, sa mga ka-adventure natin, nako, lakas ng ulan din sa Metro Manila, oh. Mantakin nyo yan, oh, yan, oh. Grabe, di ba? Halos di makita nila sa unahan mo. Oh. Kaya sa ating mga ka-adventure, ingat tayo. Dapat i-price freeze muna yung petrolyo kasi tayo i-biktima ng Typhoon Egay. O, di ba? Kalamidad. Kalamidad yan eh. Naapektuhan hindi lang sa ilang mga lugar sa norte, kundi sa buong bansa na yan eh. Kasi yung epekto nito, lalo na yung bigwas ng southwest monsoon na pina-enhance pa ng pinalakas pa ng bagyong Egay, eh halos buong bansa eh. Oo. Ha? Kaya siguro yung mga taga Department of Energy, abay gumising naman ho tayo. Baka pwede i-price freeze muna yung petrolyo. Ha? Ngayon man lang, di ba, na tinamaan tayo ng bagyo at marami sa ating mga kababayan ang talagang gumagapang, ha? Gumagapang ho ngayon, iba hindi ho makaahon dahil salubog pa sa baha yung kani-kanilang mga bahay, ha? Oo. Sana naman eh gumising dito mga taga DOE, makipag-ugnayan sa mga taga DTI, ha? Na i-price freeze muna itong hindi lang siguro mga pangunahing bilihin, kundi isama na ho dyan ang presyo ho ng petrolyo. Talaga namang mga oil companies na to, hindi na iniintindi yung kalagay ng ating mga kababayan eh. Ha? Eh tayo ay biktima ng kalamidad, ha? Yan, ako naman no. Ginagalit nyo si Miss Kisses. R.E.N.T. Tomorrow's News Tonight. De, sa totoo lang, seriously speaking, dapat umaaksyon dito ang DOE. Saka na naman makiramdam naman kayo. Hindi lang yung kayo nandiyan lang sa apat na sulok lang yung mga air condition ng mga opisina. Hindi nyo nararamdaman yung hirap ng ating mga kababayan na talagang tinamaan at nagdurusa ngayon dahil po sa epekto ng Super Typhoon Egay. At ngayon nga, patuloy pa rin ang kanilang pagdurusa dahil po sa tinamaan ng ano, nalubog sa baha. Ha? Alam mo, hindi lang bagyong Egay. Iba, putol. Putol yung supply ng pagkain o yung supply ng kuryente dahil sa tinamong pinsala mula sa bagyo. Oh. Hindi lang bagyong Egay. Oh. Kasi kapag kaganyang bumabagyo, pati ang habagat ay lumalakas. Yun. At maging yung ibang mga lugar na hindi tinatamaan o hindi sakop ng mga storm signal ay nagkakaroon din ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, pagkakaroon ng mga landslide. Yan. Yung mga magigiting ho nating mga senador, yung mga magigiting ho nating mga congressman, pwede ho ninyong kalampagin ng DOE. Abay, pigilan muna ang anumang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Katatapos lang, katataas lang nitong nakalipas na Martes, ha? Diyos mio naman, no. Sabihin nila kasi nang dikta ng ano yan, ng presyohan sa world market eh. Eh hindi yun eh. Hindi yun eh, tinamaan tayo ng kalamidad eh. Hindi, o, diba? Tsaka kapag ba ikaw ay bumili ng stock sa ibang bansa ng oil. Ang galing mo, Miss Kisses, ano? Weekly tama. Ba? Bumibili kayo ng weekly stock? Weekly ba kayo bumibili ng ng stock ng petrolyo? Oo, para sabihin nyo maapektuhan yung kanyang mga produkto at presyo. Kaya siguro kung may nakikinig kayong mga senador, mga kongresista, abay pwede natin kalampagin, ho? Baka pwede ho, baka pwede lang naman. Nakikiusap lang naman ho tayo, baka pwede naman ho na wag muna magpatupad. Kahit isang linggo, dalawang linggo, ano ba naman yun? Wag muna magpatupad ng anumang presyo ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Isama na rin ang presyo ng mga bilihin kasi buong bansa ho yan eh, ang naapektuhan ho. Hindi lang yung mga dineklarang nasa state of calamity, buong bansa ho yan naapektuhan ho ng bagyong Egay at ng habagat. R.E.N.T. Tomorrow's News Tonight. Oh, mga adventure.
Please like and subscribe for more videos. Salamat po. See you!